Maitim ba ang iyong tuhod? Nagtataka ka ba kung bakit maitim ang iyong tuhod gayong hindi naman maitim ang iyong katawan? Nahihiya ka bang magsuot ng shorts dahil nga sa mukhang pinahiran ng uling ang iyong tuhod dahil sa sobrang itim nito? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang mga natural at mabisang paraan kung paano mapaputi ang tuhod. At syempre, alamin din natin ang mga sanhi ng pangingitim ng tuhod at kung paano makakaiwas dito. Simulan na natin! Mga sanhi ng pangingitim ng tuhod. 1. Hyperpigmentation. Ito ang isang kondisyon sa balat na kung saan nagkakaroon ng dark spots ang isang tao. Tumutubo ito madalas sa tuhod, siko, batok, at mukha. Sapagkat ito ay dahil sa sobrang melanin na pinoproduce ng balat. Ang melanin ang nagbibigay sa balat ng kulay kayumanggi. 2. Pag-build up ng dead skin cells o libag sa tuhod. Kapag ang balat ay madalas hindi maayos na nalinisan, nagpapatong-patong ang dead skin cells at nagkakaroon ng pangingitim. 3. Madalas na pagkiskas ng balat sa suot na pambaba. Kung ang isang tao ay madalas magsuot ng tight fit ang jeans o tela na magaspang sa balat, malaki ang chance na mangitim ang tuhod. 4. Mga taong may atopic dermatitis o eczema. Ito ay isang skin condition na kung saan nagkakaroon ng makati at pamumula ang balat. Isa itong skin rashes na madalas tumubo sa mga baby o bata, at pati na rin sa matatanda. 5. Matagal na pagbabad sa araw. Ang madalas na pagbabad sa araw ay nagiging dahilan ng sun damage sa balat at isa sa dahilan bakit maitim ang tuhod. Ang UV rays na galing sa araw ang siyang responsible sa pangingitim ng balat. 6. Mga taong may diabetes, acanthosis nigricans. Kapag ang isang tao ay may sakit na diabetes, malimit na nagkakaroon sila ng dark patches sa siko, batok, kilikili, leeg, at tuhod. Tinatawag itong acanthosis nigricans. 7. Pagkakaroon ng melasma habang nagbubuntis. May ilang nagbubuntis ang nagkakaroon ng dark spots na kadalasan tumutubo sa mukha, leeg, batok, kilikili, siko, at tuhod. Ito ay dahil sa hormonal imbalance na nararanasan kapag nagbubuntis. Ang tawag sa dark spots na ito ay melasma. 8. Mga taong may PCOS, polycystic ovary syndrome. Isa rin ang mga taong may PCOS ang nakakaranas ng hormonal imbalance. Kaya nagkakaroon ng pangingitim ng ilang bahagi ng balat nila, kabilang narito ang kilikili, batok, siko, leeg, at tuhod. 9. Side effect ng iniinom na medication. Ang isang taong may certain medical condition at may maintenance medicine ay nakakaranas ng mild side effect paminsan-minsan, katulad ng pangingitim ng balat sa iba't ibang bahagi ng katawan. 10. Mga taong nagkaroon ng malalim na sugat o naoperahan sa tuhod. Kapag naghilom ang sugat sa tuhod, nagkakaroon ito ng hyperpigmentation na sanhi ng pangingitim. Mga paraan sa pagpapaputi ng tuhod. Baking soda. Ang baking soda ay may taglay na sangkap na nakakapagpaputi ng balat at nakakapaglinis rin ito. Tinatanggal rin ng baking soda ang mga patay na selula ng balat o dead skin cells, at nakakapagpabawas ito ng hyperpigmentation na nabubuo sa mga balat lalong-lalo na sa mga tuhod at siko. Paraan ng paggamit, paghaluin ng isang quarts around baking soda at gatas, imasahe ito sa maitim na mga tuhod sa loob ng 2 o 3 minuto. Pagkatapos, banlawan ito ng maligamgam na tubig at huwag itong lagyan ng sabon. Gawin ang prosesong ito araw-araw para sa mas mabilis at epektibong resulta. Kalamansi o lemon. Ang lemon o kalamansi ay kabilang sa pamilya ng citrus fruits na nagtataglay ng pambihirang sangkap ng vitamin C, na tumutulong sa pag-alis ng mga patay na selula ng balat at nakakapagpaputi ng maitim na tuhod. Ang bitamina ding ito ay mahusay na sangkap na kadalasang ginagamit sa mga whitening products. Maghiwa ng lemon o kalamansi at hatiin ito sa 2 parte, imasahe ito sa iyong tuhod sa loob ng 1 minuto, at pagkatapos ay hugasan ang iyong tuhod. Maaari ring gumamit ng cotton sa pag-apply ng katas, gawin ito 3 beses sa loob ng 1 linggo. Asukal. Pwede mong subukan ang paggamit ng asukal bilang body scrub. Ang mga butil ng asukal ay pwedeng gamitin bilang exfoliant na nagtatanggal ng mga dead skin cells at nakapagpapalambot din ng balat. Maghalo ng magkatimbang na dami ng asukal at coconut oil. Ipahid ito sa tuhod sa loob ng 5 minuto, at pagkatapos ay banlawan ng sabon at maligamgam na tubig. Gawin ito araw-araw hanggang sa pumuti ang iyong tuhod. Langis ng nyog. Ang langis ng nyog ay nagtataglay ng vitamin E na mabisang pampaputi ng balat kabilang na ang tuhod. Maganda rin itong moisturizer para sa may tuyong balat o dry skin.
Tuwing pagkatapos maligo, magpahid ng coconut oil sa mga tuhod at siko at imasahe ng 1 o 2 minuto, at hayaan ito hanggang sa matuyo. Banlawan ang tuhod ngunit huwag itong sasabunin, gawin ito araw-araw para maiwasan ang panunuyo. Pwede mo namang subukang maghalo ng 1 kutsaritang coconut oil at 1/2 kutsara ng katas ng kalamansi. Ikuskus ito sa maitim na tuhod at hayaan ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Panasan ito ng tissue o towel. Gawin ito ng 1 beses kada araw. Honey. Ang honey ay hindi lang isang pampatamis sa pagkain at sa mga lutuin. May taglay din itong bitamina na nakatutulong sa pampaputi ng balat kabilang ang tuhod. Ihalo ang 1 kutsaritang honey sa katas ng 4 na hiniwang kamatis. Ipunas ito at imasahe sa iyong tuhod sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Gawin ito 1 beses isang araw hanggang sa pumuti ang balat. Yogurt. Hindi lang masarap na panghimagas ang yogurt. Mahusay rin itong pampaputi ng tuhod at kahit siko. Ayon sa mga dalubhasa, ang yogurt ay nagtataglay ng tinatawag na lactic acid na siya namang mahusay na sangkap sa mabilis na pagpaputi ng balat, partikular na sa tuhod. Paghaluin lamang ang 1 kutsarita ng yogurt at apple cider vinegar para makabuo ng paste. Ipahid at imasahe ang paste sa mga tuhod sa loob ng 15 minuto, at pagkatapos ay banlawan ito ng maligamgam na tubig. Gawin ito araw-araw hanggang sa pumuti ang maitim na tuhod. Aloe vera gel. Ang aloe vera gel ay karaniwang sangkap sa mga produktong pampaganda ng buhok katulad ng shampoo at conditioner. Pero alam mo bang mahusay rin itong pampaputi ng balat? Sa katunayan nga, gamot rin ito sa mga balat na napinsala ng pagkasunog o paso at nakakapagtanggal rin ito ng gaspang sa balat. Ipahid lamang ang presgong katas ng aloe vera sa tuhod. Kung walang makuhang aloe vera, maaari ring bumili ng aloe vera gel o cream na matatagpuan sa mga kilalang botika. Ipahid ito araw-araw hanggang sa pumuti ang tuhod. Mga dapat gawin para maiwasan ang pangingitim ng tuhod. 1. Paglalagay ng moisturizing cream o lotion upang ito ay maging malambot at makinis. 2. Pag-apply ng sunscreen tuwing lalabas ng bahay na naka-expose ang tuhod. Gumamit ng sunscreen na may tamang SPF sa balat para maiwasan ang skin irritation. 3. Magsuot ng presko at maluluwang na damit lalo na kapag summer. Iwasan ang tight-fitting jeans kung maaari. 4. Iwasan ang pagbabad sa araw para maiwasan ang sun damage na isa sa dahilan ng pangingitim ng tuhod. 5. Gumamit ng exfoliating products na may natural microbeads para maalis ang dead skin cells sa tuhod. 6. Gumamit ng moisturizer sa tuhod na may skin lightening para pumuti at kuminis ang tuhod. May mga over-the-counter na mga whitening products sa katawan na applicable gamitin bilang pampaputi ng tuhod. Bago gumamit ng mga ito, siguraduhin kumonsulta muna sa doktor kung ikaw ay may medical condition.